Mga kalakwat sera, we're so lucky. We have one of the best guide na to, no? Isa sa pinakamagaling sa pag-ano, ha? Because I've noticed na eloquent siya, alam niya ang mga safety precaution. Importante kasi sa atin yung safety, no? Na we as visitors dapat maririnig natin, makinig tayo kung anong mga instructions niya. Okay, introduce yourself. My name is Ramel Escaran. I'm tour guide for today with Mamita Lakwat. Mamita Lakwat. Saan ka na agency affiliated? My agency is Millennial Travel and Tours. Okay. Okay, take note, ah. Millennial Travel and Tours. Again, isang tip ko rin kailangan, you have to affiliate with a certain tour agency para nga maging smooth, di ba? Yeah. Para organize ang pagbisita mo. Ano ang tip mo sa mga first timer na pupunta ng Coron? Okay. Ang mga first time sa Coron, kailangan na sumunod kayo sa mga anong protocol ng dito sa Coron. Sapagkat ang Coron ay maraming mga protocols para maging safety ang inyong tour at maging enjoy po kayo. Okay. Isa pa, ngayon, saan tayo galing kanina? Kami po ay galing sa Kayangan Lake. Ang Kayangan po namin, ang Kayangan Lake ay pinaka-highlights din po namin. Oo. Okay. Bakit tinawag nga itong Kayangan Lake? Kasi po itong Kayangan Lake, dati ang tawag ito ay Kayanga. Sapagkat ito ay mayroong maraming ibon doon sa lake. Kulay puti na ibon na ang kung titingnan ay para siyang kalapati or dove. So, nung panahon na nagdating ang turista or mga turismo, nawawala sila. So, nung nawala sila, ito ay tinawag ng Kayangan. Okay. Kaya ito yung pinaka... So, very clear, ha? Kayangan Lake came from the root word Kayanga. Kayanga, no? It was an inspiration from the birds, no? Bird species. Kasi nang wala pang mga tao dito, maraming bird species. Kaya lang, nang pinasukan na ng maraming turist, nagsiwalaan na, nangawala na yung mga birds na yung mga migratory birds yan. Yeah. So tingin ko, no? Yeah, kaya ang sabi ng mga turista, kaya nga. Kung sa ato pa, sayang nga, oy. Sayang nga. Oh, diba? Sayang kay wala na. But anyway, kung ito'y makakatulong sa industriya ng turismo, okay lang. Kasi naman, napansin ko sa Coron talagang inaalagaan nila ang kanilang likas na yaman, no? Nabigay sa Diyos. Okay, ngayon saan tayo pupunta? Ang susunod po naming destinasyon ay Barracuda Lake. Bakit ito tinataas sa local dialect, Luluyuan ay a lake. Bakit ito tinatawag na Luluyuan Lake sa tribal name? Dahil po ay isa siyang kabila lang po siya ng Kayangan. So kabila siya o kaya Luluyuan. Sa Luyo, okay. Luyo. Kung sa atin pa sa Bisaya, Luyo. Sa likod. Oo. Pero sa kanila dito, yung mga tribal nila, local dialect nila, Luluyuan. Ba't tinawag siya? Kasi barracuda is a kind of a fish. Okay. Sapagkat ito po, yung bakit siya tinawag ng barracuda, sapagkat nung panahon na mayroon ng turismo, mayroong nakakita ng malaking isda doon na ang pangalan ng isda ay barracuda. Kaya siya ngayon ay tinatawag na Barracuda Lake. Okay. Yun, ha? Trivia natin. Mga kalakotsera, stand by tayo kasi mamaya, on our second destination, pupunta tayo sa Barracuda Lake! Okay. Yes, thank you!